yung lasa ng pagkain ng Kapampangan is sobrang iba talaga kasi. Uso sa baryo yung mga piyestahan, ganyan. Maraming bumibisita, dumadayo na iba't ibang mga tao. Since 2001, tinayo namin yung Taldawa. By the way, yung Taldawa pala is bukid. Kinuha namin yung pangalang Taldawa kasi nga dahil nanggaling sa baryo yung mga lolo't lola. Ako po si Chef Ponce Garcia, ang anak ng owner ng Taldawa, co-owner. Nag-serve ang mga lolo't lola ko ng exotic food like bibe, tsaka kambing. Kaya nilang i-serve sa mga bisita nila. After that, uy, bakit di nyo gawing business itong sarap ng pagkaluto? Ganyan. Dahil wala yung lansa, wala yung anggo, sobrang lambot ng karne. Lumipas yung mga ilang taon, nag-start kami ng maliit na parang karinderya lang din. Sineserve lang namin is tatlong dish lang. Aldereta, adobo, and sinigang. Gustong-gusto nila dito yung lugar. Way namin sa pagluluto dito is hindi basta-basta na sa gas stove dahil gumagamit kami dito ng kalang-uling. Yung Kapampangan na tintamong kaya kasi retang kalang-uling ausanda, tintamong makanita. So, bala mo, atin yung smoky flavor, itang pinakamit na. Bakit binabalik-balikan yung Taldawa? Dahil nga, syempre, yung mga tao, naiisip nila na, yung Taldawa, diba? Anong ibig sabihin ng Taldawa? Tapos, pupunta sila dito, madadaan nilang pagkain is more on exotic food. Yung nga, yung specialty namin, bibi, kambing. Makikita nila pag lunchtime dito, bakit sobrang daming tao? Ano bang meron dun sa kambing, sa bibi? Bakit ganun binabalikan? Pagdating mo kasi dito, sigurado meron kang free soup ng sinigang. Sa mga nagsasabi sa amin dito ng mga customer na nag-feedback kung bakit binabalikan nila dahil sobrang malambot yung karne, tapos hindi mo maaamoy talaga yung kambing. Ako kasi natutunan ko to kung paano namin ito ginagawa dahil since bata ako, si mother is pinapanood ko siya kung paano niya ito ginigisa, paano niya ito niluluto. Medyo tumatanda na na-realize ko na, pwede ko kaya itry, baka makuha ko yung recipe ni mother. So far naman, nakuha ko naman and nagugustuhan din nila. Pero iba pa rin ang original na sinasabi nila. Legend, si mother. Hindi lang namin ito nire-renovate or inaayos yung lugar dahil nga gusto namin mapakita na fresco yung ambience. Na parang nasa bahay ka lang, kumakain ka, feel at home lang. Nag-start na dumayo dito yung mga foreign customers. Nung si Chef Sao, dinala niya dito sila Mark Wings at si KFC ito. Kaya sila napunta dito dahil namimili sila sa buong Pilipinas na pwede nilang ipambato international na ginanap na World Street Food Congress. Sa kami sa napili na mag-serve ng pambato namin na sinigang na kambing through international na kasama yung iba't ibang mga chefs sa Manila na ginanap noong 2017. After that, dumayo na rin dito yung mga foreign customers. Doon, lalo lang kaming lumakas. Hello po, karan pong Kapampangan na Buriya Puntak Maning, kaya kaming specialty kening Taldawa. Open kami po kini 11 AM onwards. So, karan pong bisang mag-try. Masyal kayo mo po kini. Yung address mo po kini is 433 Sampaguita Street, Doña Belen Subdivision, Barangay Santo Cristo. Promise po, kaya kayo po magsisi. Subukan niya itang amanondang malambot, malasa, at manyaman na pipanganan kening Angeles Taldawa Bibi Kambing. Angeles City, Antinaguriang Entertainment Capital, City of Angels, Sisig Capital, at parte rin ng Culinary Capital of the Philippines. Isa sa mga nangunguna pagdating sa masarap na pagkain, kaya naman hindi katakatakang maraming kainan dito, ang talaga namang legendary na kung may tuturing. Umpisahan natin ang food trip dito sa Doña Belen Subdivision, kung saan matatagpuan ang isa sa pinaka-favorite pang international at talaga namang world-class pagdating sa masarap na lutuin. Ito ang Taldawa Bibi Kambingan na talaga namang solid at dinarayo ng mga mahihilig sa exotic. Isang hidden gem sa Pampanga na hindi mo pwedeng palagpasin dahil sa sarap ng mga putahing hinahain. Talaga namang fiesta kung may tuturing mula sa pambato nilang sinigang, samaan mo pa ng kaldereta, adobo at kilawid. Wow, puro kambing. Exciting. Kaya huwag nang patagalin, tara at subukan na natin kung tayo ba'y mapapailing dito sa putahing nilang kambing. Manganda na mga kabs! Kainan na mga kabs! Welcome dito sa ating lupang sinilangan, Pampanga, specifically dito sa Taldawa. Culinary capital of the Philippines, meron tayong nakitang isang legendaring kambingan, mga kabs. Puro kambing ang maihahain dito. Game na tayo? At meron tayo dito ang rule number 3. Ayun, sumukas! Rule number 3, mainit na sabaw. Mainit, masarap na sabaw. Sabaw ng sinigang. Sinigang na kambing. Hindi basta-basta sinigang. Kaya sana agad natin, kukuha ako dito yung kaldereta pa. Yan ang unahin natin, Kapses. Ito ang pinagmamalaki. Yung thickness pa lang ng sabaw ng kaldereta. Kaldereta na Pampangan to. Tapos kambing. Ang lambot pa ng kambing. Ang laki ng tipak. Tutok natin. Let's go, mga kaps. Smile lang ako. Ang sarap, mga kaps. Ang feel niya parang ano yan?
Pambaka yung feel, no? Nung kami niya. Ang sabi dun? Ang sarap niya, grabe. Napaka-creamy, pero nung nakita natin niluluto kanila nila na Sir Pons, wala naman sinilagay na cheese dyan. Tapos meron pa siya mga, siyempre, sa kaldereta, no? May malalaking patatas na carrots, saka carrots na roots. Ang sarap niya isabay sa kanin na. Wala akong masabi kundi puro sarap, mga carrots. Kasi yung linamnam niya, yung tinsas yung sauce niya, ang sarap talaga. Sobrang lambot. Ngayon pa lang sinasabi ko na, try nyo mga carrots, ang sarap. Parang may iyak sa sarap, grabe. Ang karne kasi ng kambing, mga carrots, matigas din eh. Mahirap yung palambutin, pero ito, super tender ng pagkakaluto nila. Namaster na nila. At bukod dyan sa kaldereta, hindi lang naman kaldereta ang kaya nilang palambutin nila, Chef Pons. Mm-hmm. No? Saka ang mother niya, ang naghain ng lahat na ito. Makita natin kanina, nagluluto sila. Talagang busy-busy sila kapag hain nito. At isa sa mga dish na niluto noon, yung Chef Pons, adobo. Ito kanina ko pa tinitingnan kasi niluluto kanina, bango-bango eh. Oo, oh, nagsiserve din sila ng adobo dito, mga carrots. Ito yung adobong bibi. Bibi naman to. Bibi hindi naman ito itik. Ang sarap ng pagkakaluto niyan. Ito, makakamayin ko to. Ang ganda din nung ano, nung sabaw niya. Kasi makikita nyo, mga carrots, dun sa sabaw niya, yung natural oil nung bibi, talagang pinakatas. Lumabas yung lasa nung natural na bibi dito. Super tender din, no? Ang sarap ng sabaw ng adobo. Yung adobo niya, parang yung richness ng toyo niya, kakaiba. Meron din dito, sinigang na kambing. Kasi ang taldawa, mga carrots, kambingan niya at saka bibi. Bibi, mga pato, ganun. Ito ang buto-buto nilang kambing. Sobrang lambot nung karne nung kambing na nilagay nila. Tapos meron siyang gulay na mustasa. Sarap yan ni partner. Patis na may sili. Kambing kasi usually, may anggoy yun eh. Wow. Pero yung pagkakaluto nila, sa sobrang expert, parang wala na. Wala to. Yun din yung hinahanap ko kanina eh. Ang negative nung hinahanap ko eh. Hinahanap ko yung anggoy. Pero hindi mo mahahanap dito sa Taldawa. Ito? Ang linis ng pagkakagawa. Mahusay. Sa Chef Pons kasi, minsan na rin siyang nag-chef sa SEA Games. Nakabing natin sa akin kanina. Pang-international ang level niya. Salamat. Kay Sir Pons. Salamat po. Nalo ako, Mother. Thank you. Dahil ang sarap po namin, hinihain mo sa akin. Napakabayit. Nag-worry din sila sa atin kung gutom na ba tayo. Sabi, okay lang po kasi gusto natin. Maluto muna nila lahat. Pero hindi sila dito ng kilawin, kambing. Yan naman. Ito naman. Kilawin ang gabi. Ilagay mo muna yung kalamansi. Tapos masarap dyan. Kapag nalagay mo na yung kalamansi, kahalu-haluin mo na siya. Ang sarap ng luto, masiyahin yung mga nagsiserve. Totoo. Pagkain mga kabsa na masarap dito sa Taldawa eh yung ambience men. Para kan sa bahay. Yun nga ang ano sa bahay. Eh. Alam mo mang meron dito ta. Kaya sa Taldawa kasi nga bukid ang ibig sabihin noon. So pinapreserve nila dito na maging probinsya feels. Noon. Ang mararamdaman mo kapag kumain ka dito. Kaya hindi daw nila pinaparenovate yung lugar. Oh. Hindi nila binabago. Kasi kung tutusin, pwede na nilang ipa-modern style. Mm-hmm. Diba? Tsaka ang price ko dito, alam mo kung saan kami kumakain niya, mga carrots. Nandito kami sa ilalim ng, kung tawagin namin sa mga pang baliti. Eh. Ayan. Puno ng baliti. Malaki to, parang matandang puno na to eh. Isa siya sa nagpapapresko dito sa Taldawa. Kaya dilim, no? Mm-hmm. Sarap ng hangin. Sabi nga ni Chef Pons, ang dami doon kumakain dito, dalo ng pagtanghalian. Oo. Okay. Kung makikita nyo sa likod namin, mga carrots, ang dami nakaparking ng mga customers. Pero kung pupuntahan mo to, yung papuntang Marquee, yung Pandan Road, makikita nyo Doña Belen Subdivision, dito to sa Sampaguita Street. Madali na naman siya makikita kasi kilalang-kilala siya dito, mga carrots. Kung saan-saan lupalop na tayo pumunta, Carrots Nation, sa tayo ng Mindanao, ng Visayas, sunod-sunod. Mm-hmm. Bakit natin nakakalimutan ang sarili nating bakuran? Andito lang pala sa malapit, Carrots. Andito tayo sa Pampanga. Dikit-dikit yan eh. Mm-hmm. Ang Taldawa, nasa loob ng isang residential na lugar, parang ganun din kasi ang style mostly ng mga masasarap na kainan dito. Tulad ng Mila, nasa loob din ng bahay. Mm-hmm. Kaya sila mga OG talaga. Yan mga OG dito sa Pampanga. At talaga naman mga Carrots, kasi yung mga Pampangan, magaling naman talaga sa magluto. Isa to,
sa proven and tested. Biruin mo, sa dami-dami ng mga lutong kapampangan na nagawa ng bayan na to, dito pa talaga tayo na wow, sa kambing. Exotic food, magaling din magluto ang mga kapampangan. Mm, champion, lahat masarap, Taldawa the best. Isa to sa mga i-rate din natin ng mataas. Siguro ang 10 out of 10 tsaka 5 out of 5 pares lang. Pares, 100%. Yes. Mm-hmm. 10 out of 10 mga 10 out of 10, 5 out of 5, perfect. Isang gem ng Pampanga, itong Taldawa. Ang Taldawa ay isa sa mga napili. Kalimutan ko kung kailan pero nakakwento natin si Chef Pons. Napili ang Taldawa at isa pang restaurant na mag-represent ng Pampanga. Internationally. Pero ang humble pa doon, di ba? Ang humble ng lugar, walang binago. Subukan yung mga karne, kasi yung mga karne yung ginamit dito, yung bibe, yung kambing, mga healthy meat yan eh, kabisya siya. Hindi lang tayo sanay kasi hindi pangkaraniwan yung nabibili. Akala mo lang, hindi siya kakain. Pero lahat yan, pinaka-healthy meat. Dahil nga sobrang sarap dito, talaga mag-exercise kami. Mm-hmm. Bititan natin ang sticker, mga karne. Ay, syempre, kasi pasado sa ating panlasa. Kasi, pero disclaimer lang, nagpaalam naman tayo kay Chef Pons. Gustong-gusto naman ni Chef Pons. So thank you, Chef Pons, sa pag-assist sa amin. Napakabay, Chef Pons, no? Pati yung mga crew nila dito, sobrang mabait. Para alang nga sa bahay. Mm-hmm. No? Feel. Habang naghihintay kasi kami kanina na, siyempre, may mga customer, nagluluto sila. Aabutan ka nila ng sabaw. Kasi dito, kahit wala ka pang order, aabutan ka na agad ng sabaw. Kasi libre ang sinigang na sabaw nila dito. Panalo. Para ka bang bisita na tinanggap sa bahay na, eh, may bigyan muna ng maiinom habang naghihintay. Si Mother mula dumating tayo. Hanggang ngayon, sa mga oras natin naka-smile siya lagi. Kat Hanson pa rin si Mother. Mm-hmm. Araw-araw open to mga kapsong yung itatanong nyo. Monday to Sunday open sila starting at 11 a.m. Mm-hmm. Ang mga prices ng mga pinagkakain namin, yung mga menu nila, malamang yung pinag-flash na natin dyan para may idea din kayo. Sobrang affordable kasi panalo naman talaga yung lasa niya. Hindi ka magsisisi mga kapsong. Kaya tala, tikman nyo na to. Isa sa the best na nakatago lang pero alam mo namang kahit pa paano yung tanyag na din dito sa Pampanga. Minsan nagkikwentuhan tayo, di ba? Kung ano yung pinaka-paborito natin vlog. Palaga sa akin, isa na to. Isa na to. Kasama na to sa... Kung bibigyan mo ko ng top 5, kasama to sa top 5. Kasama to sa top 5. Pero hindi muna natin re-reveal. Malay mo sa mga end of the year, mag-reveal tayo ng mga top 5 natin. Ganun lang. Thank you very much po sa bumubuo ng Taldawa o Bukid, Tagalog. Napakasarap. Buso. Pero malamang babalik kami dito dahil Pampanga lang to. At sana may mga ma-discover pa tayo na masasarap. Although marami naman talaga dito, nakakalimutan lang namin na mag-focus dito sa sariling bayan. Pero abangan nyo sa mga susunod natin trip. Malay mo kung saan naman tayo mapadpad dito, bandang Pampanga. Pampanga, marami yan. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Mag-ingat po tayong lahat. Doble face mask o doble face doble ingat, doble protection, ingat-ingat tayo lahat. Muli po kami ang Tigwala CB 2.0 na laging magsasabing papaalala sa inyo. Huwag niyo kakalimutan at lagi niyong tatandaan! Rule number 2 naman! Rule number 2 naman! Rule number 2! Yun! Cheers! Grabe ka nyaman na, manyaman! Kanino kasulat doon sa tarpaulin na kapampangan? Kasasabi ko lang. Kanyaman na! Kaya bye! Peace out! Kanyaman na? Sotik pero ang sarap, no? Oo. Mm-hmm. Ang tayo, mahal. Parang hindi kambing. Walit, ang sarap eh. Baka kasi wala kaming bonus trip, so magbo-bonus trip na kami dito, no? Katatapos lang namin at syempre, ang kakain niya nakasunod. Walang iba, kundi ang pagliligpit, oh. Liligpit na si cameraman, no? Kakain na daw siya ng mga... Kanina pa niya kami pinapagalitan dyan, ikon ng camera. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ang dami, ano. Sasakyan. Lahat po ng sasakyan na yan. Lahat yung pamilya ang laman. So, nandun silang lahat. Ayan, may mga walk-in pa nga. May mga foreigner pa, oh. Hindi ko alam kung nakikita mga kapsa. Doon, tanda kanina. Sa Baler may ganito eh, matanda. Yung oldest na puno sa Pilipinas. Nayan, sarap po ng luto nyo. Thank you po. Salamat po sa pagtulong. Salamat po kila Ate Ben sa pagtulong. Thank you po sa inyo. Taldawa. Interviewin sana namin yung nanay. Kaso siya i-type si nanay. Ayaw pa interview. Nay! Sige po na yun. Bye-bye. Ang sarap, sobra. Ang sarap ng kaldereta. Favorite ko yung kaldereta. Balik po kami. Taga dito lang naman kami. Sige po. So, naka-uwi muna kami dito sa restaurant. Anastata. Malapit lang kami dito. Yung Taldawa. So,
Tingga La Civil Chun House, huwag kakalimutan. Dito lang yan sa De La Paz, Norte, San Fernando, Pampanga. Let's go mga ka! Oh,